Narito tayo ngayon sa tirahan ni Vice President Lenny Robredo and it's now 7 o'clock in the morning. Ang aga ho, ano? Dahil ganun kaaga ang schedule ni Vice President Robredo ngayong araw na ito, sasamahan natin siya sa unang-unang lakad niya ngayong araw hanggang sa pagtatapos nito mamayang gabi. Inaabangan na natin ang kanyang paglabas ngayong umaga. Isang security guard ang sumalubong sa amin sa lobby ng kanyang tinitirhang condominium. So lagi mo siya nakikita rito na ano, dumadaan. O ba't wala ka pang picture sa kanya? Wala pa. Sa kanya lang. Oh, ba't di mo lapitan? Ma'am, baka pwede pa picture. Opo, mabait naman po si Vice. Oh, ba't ayaw mo? Sa kanya lang po. Sa kanya lang? Nahihiya ka? Kanina ka pa daw? Oo. Oh. Nag-agawa naman. Nag-agawa naman. Nag-agawa naman. Ma'am, kumusta? Okay naman. Ano kami ngayon? Mag-shoot. Oo. After niyan, punta na kami sa... Oo. Oh, grabe. Napaka-hectic, ano? Lapit na rin, eh. Oo. Ma'am, itong ano... Alika-alika dito. Ito, nakausap ko. Ang matagal na rin yung gustong magpa-picture sa'yo. Pero nahihiya siya. Wala akong magpa-picture. Wala po. So, papunta tayo ngayon sa first schedule of the day ni VP Lenny, which is a TVC shoot. Naka-convoy tayo ngayon doon sa kanyang mga sasakyan. At ang napansin ko rito, guys, ay walang wang-wang. Tahimik! Saka mabagal lang yung takbo ng kanyang mga sasakyan. Meron lang sila mga flasher para ma-alert yung ibang mga sasakyan. Pero walang wang-wang. Maulan. Isang maulang umaga. Sa lugar nito, may scheduled video recording ng mga pagbati si VP Lenny sa kanyang mga supporters. At habang inaayusan ng kanyang makeup artist, sinamantala ko na ang pagkakataong makakwentuhan siya. Anong oras usually mama start ng day mo? Pag provincial, mga 6. Yeah. 6 a.m. Pag provincial. Pag Manila, 8 or 9. Ako nagkakape lang ako in the morning. Tapos ano na kami? Biyahin na. Papunta sa first event. Wala nang breakfast yun. Coffee lang. So, in the morning. Birang-bihira. Matindi ang kritisismo laban sa mga supporters ni VP Lenny. May mga nagsasabing pawang mga mayayaman at elitista lang daw ang sumusuporta sa kanya. Pero bakit nga lumalabas lagi yung ganun? Parang nako-compare nila na ang mga supporters mo raw is marami elitista, pero yung sa kabila naman is mas maordinaryong tao. To a certain extent, marami kasi yung supporters na middle class. And I think ang reason dyan, ito yung mas may access to information. Hmm. Halimbawa, yung mga estudyante na digital natives eh. Uh-huh. Na kaya ang dami nating supporters sa mga estudyante. Lahat ng mga survey sa mga eskwelahan, tayo yung nangunguna. Kasi nakaka-discern sila ng tama eh. Uh-huh. May access sila sa maraming information. Pero hindi lahat na tao ganun eh. Yung problema ko, hindi ko nakikita yung sabi. Mag-aano muna yata ako mag-shoot ng messages. Sa ngayon, ginagawa ni VP Lenny ay nagre-record siya ng mga messages sa iba't ibang mga supporters. At sa araw na ito, 13 messages ang kanyang nire-record. At ito mga mensaheng ito ay pinapadali nila doon sa mga grupong yun online. Kamusta po so far? Ano po ang assessment natin so far sa ating campaign? Alam mo, napakasaya yung kampanya ngayon, Julius, kasi ito yung first campaign. First campaign na pinagdaanan ko na grabe yung involvement ng mga tao. Yung hindi sa amin nakasentro yung kampanya. Kasi yung conventional campaign kasi
yung lahat na ginagawa nang gagaling sa campaign headquarters. Parang binababa mo lang kung anong gagawin ng mga supporters. Pero ngayon baliktad. Ngayon, mas volunteer siya nag-iisip ng mga gagawin. Kami na lang yung naiimbitahan. So ano talaga siya? Yun yung nagbibigay ng energy actually sa amin. Nagiging napakasaya ng kampanya because of that. Sa ngayon ay papalo ng hundreds of thousands ang dumadalo sa kanyang malalaking rallies. Pero in-expect mo ba yung dami ng mga taong pupunta sa mga events? Not at all. Actually, alam naman ng lahat na wala talaga akong balak tumakbo. In fact, ginugol ko yung mga 2 months before the filing to try to unify all the other candidates. Pero I failed. Nag-desisyon akong magkandidato last minute. Pero parang nung nag-desisyon kasi ako magkandidato, parang yung feeling ba na kailangan ko lang itong gawin. Pero ready na ako na wala sa aming papansin, magiging malungkot yung kampanya. Pero baliktad yung nangyari. Baliktad yung nangyari. Kahit nga yung kulay ko talagang pinili blue eh. Pero yung tao, yung nagdikta na pink. Sumunod nila kayo. Oh, kasi yung announcement ka, ewan ko lang kung napansin ito ng tao. Yung announcement ko, naka-blue ako eh. Pero yung mga tao na nag-respond after, parang pink yung dalang kulay. Even artists like Ben Cap, sina Borlongan, Ustinyani, they donated artworks for you. Totoo. Oh. Just to be able to help in the campaign. Oh. So alam mo yun, ito yung mga big name na mga artists na hindi naman nila to kailangan gawin, pero ginagawa nila. Ako si AG Sanyo, isa po akong street artist na taga Manila. Yung pagpipinta po namin ng aking grupo para sa kampanya ni Len, and ako specifically as an artist, inisip ko kung paano ako makatulong. Binoto ko si Lenny as the vice president that time. Pero tahimik lang ako sa sidelines, hindi ako nakapag-contribute. Kaya this time, nung nag-declare siya noong October 7, sabi ko kailangan may gawin na ako. Sa Cebu, yung madre, may binigay din sa akin ng envelope. Doon sa envelope, may pangalan ng pare. Sabi ko, sister, ano to? Tapos sabi niya, si father, may sinabi siya pangalan. Si father pinapabigay ito sa'yo, yung allowance ng mga pare. Parang 2,000 pesos yata yun. So, ang daming ganun. Meron nagbigay ng alkansya. Pero, ang point ko lang, kung yung mga taong mga nangangailangan, sila pa yung nagbibigay. May hope talaga. may hope sa bansa. That gives you hope, ano? Sa tingin niyo po, masaya si Secretary Jesse Robredo sa nangyayari sa inyo ngayon? Ako tingin ko lang natatawa siya sa akin. Every time po pumapasok natatapos yung term niya, pinapakiusapan ako ng mga leaders niya to take his place. And lagi ko talaga tong sagot na over my dead body na hindi talaga ako papasok sa politika. So nung pumasok ko sa politika, naisip ko na yun. Siguro yung tatawa sa akin yung asawa ko na kinain ko yung mga sinabi ko in the past. Dito tayo ngayon sa Office of the Vice President, ang opisina ni VP Lenny Robredo, kung saan makikita natin ang napakarami mga regalo na ibinibigay sa kanya ng mga taong kanya nakikilala at nakakahalubilo sa kalsada. Minsan, inaabot lang sa kanya sa loob ng sasakyan habang siya'y bumabiyahe. At eto, pagpasok mo pa lang dito sa hallway na ito, makikita mo na ang magkakapatong na mga artworks. May mga paintings, drawings na gawa ng iba't ibang mga tao. May mga estudyante, may mga professionals. At ito ay nireregalo lang sa kanya. Grabe. Pati sa mga walls. Ito, may mga painting sa papel. Drawing.
Ito yung ano, yung nag-viral noon na leaf art. Dahon. Cut out sa dahon. Yeah, painting. Ngayon, pasok tayo sa loob ng tinatawag na pink room o yung souvenir room. Dito mas marami kayong makikita. Anong plano nyo ron sa mga painting na yun? Hindi, actually, naghahanap ako ng lugar kung saan ko siya ilalagay kasi parang ayoko naman siya i-dispose kasi mga bigay, di ba? Kasi ang dami mga rosaries, oh. Ang dami. Pink rosaries, oh. Ang dami, ang dami. Wow. Ang daming rosaries. Meron ba kayong particular na saint na, ano? Ako na kasi Our Lady of Peña Francia yung nasa baba. Uh-huh. Pero yung pinaka-devotion ko talaga, Our Lady of Peña Francia. Pero marami din iba. Halos lahat yata ng santo nandito. So ito, yung uwi ko sa Naga. Di ba sa Malacanang dadali niya? Pang-relax. Hindi tayo makatrabaho. Hindi tayo nakahilata. So anong kwento nitong dog na to? May pumunta dito na supporter from Pasig. Yung from Pasig yata. Tapos binigay niya ito. Kaya lang, hindi kasya yung aso sa condo namin. Meron na kami isa. Ang liit ng unit namin. So ito, ano, pinag-ihiram-hiraman ng mga staff. Tapos ngayon, andito siya. Oh! Salita na ngayon dito sa Entablado si Vice President Lenny Robredo sa harap ng napakarami mga tao dito sa Antipolo. Pero kung inyong mapapansin, kung kanina malakas ang buhos ng ulan, ngayon naman humupa ito sa pag-akyat sa Entablado ni Vice President Lenny. Ang mga problema ng mga kapos! Pero hindi na bago ito sa mga rally ni VP Lenny ayon sa kanyang running mate na si Senator Kiko Pangilinan. Senator, anong masasabi mo sa turnout ng mga tao rito? Umuulan pa. Uuhos pa ang ulan. Masampasa pero nariyan pa rin sila. Talagang ang ating dalangin. Pag araw ng halalan, bubuhos din ang boto. Tulad ng pagbuhos ng ulan at mananatili nariyan ang ating mga kababayan. Dakalin po hindi ako nanalo dito sa Rizal. Binuhusan po namin ang mga proyekto. Sa isang araw kong pagsama kay VP Lenny, nakita ko ang isang simple at mababang loob na opisyal ng ating pamahalan. Humanga din ako sa kanyang kasipagan at determinasyong harapin ang mabigat na kampanyang ito. Mula umaga hanggang gabi, minsan ay hindi ko siya nakitaan ng kahinaan o kapaguran. Alam nating lahat na mabigat ang hamong kanyang haharapin sa May 9. Kahit matagumpay ang kanyang mga rally, hindi pa rin nagbabago ang ranking niya at ng kanyang pamunahing katunggaling si Bongbong Marcos sa latest Pulse Asia Survey. May kasabihan nga na ang pagiging pangulo ay isang destiny. Kung papaborito kay VP Lenny, kung hindi... sambayan ng Pilipino lang ang makapagpapasya. Maraming salamat po! Mabuhay po kayo!